Kaya mo bang magpakumbaba at makipag-ayos sa taong nagkasala sa'yo? Mapayapang araw ng Miyerkules, ginigiliw kong kapanalig. Kumusta po kayo? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at laging umaasa sa mahiwagang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ika-16 ngayon ng Agosto, ginugunitan natin sina San Roque na isang manggagamot at San Esteban ng Hungarya na isang hari. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin natin ang biyayang makapagpatawad ng lubos at taos sa puso sa mga taong nagkasala sa atin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang makipagkasundo sa mga taong nagkasala o nakasakit ng ating damdamin ang hamon sa atin ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlo para lutasin na ang kaso sa pagsaksi ng dalawa o tatlo. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian ninyo sa lupa ay matatali rin sa langit, at ang kalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, kapiling nila ako." Ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa ay isang kautusan na ibinigay sa atin. Kailangan maisaalang-alang ito sa lahat ng oras ng ating buhay. At sa ating pagsunod sa mahalagang kautusan na ito, maraming beses din tayong nagkakamali o nagkakasala. Ipinapaalala sa atin ng mabuting balita ngayon kung ano ang ating gagawin sa mga pagkakataong nagkakasala ang ating kapwa. Pero, kailangan din nating bigyan ng pansin ang ating mga sarili kung tayo din mismo ang nagkakasala sa ating kapwa. Narinig natin sa mabuting balita na tayo ang pupunta sa kapatid nating nagkasala upang kausapin siya at ituwid ang kanyang pagkakamali. Pero kung pride ang iiral sa atin, kung sumunod tayo sa naging pamantayan ng iba, sa halip na pamantayan ng Diyos, sasabihin natin, siya ang nagkasala, siya ang lumapit. Ang ginawang pagkakasala ang focus para itama at magkasundo. Ang pagpapakumbaba at pagtanggap ng ating pagkakamali ay mahalaga. Naway pagmamahal sa Diyos, sa kapwa at pagpapatawad ang manaig sa ating puso para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw-araw na mga biyaya. Salamat po sa iyong gabay, lalo na sa pakikipagsundo sa aming mga kapatid. Hindi po ito madali para sa amin, kaya tulungan mo po kami na gawin ito. Hinihiling po namin ang mga biyaya ng pagpapakumbaba, pakikinig, pagtanggap ng pagkakamali, pagpapatawad, pagkakasundo at pagmamahal sa kapwa. Kami po ay umaasa at nananalig sa iyo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.